Tulad ng ibang mga letter senders ninyo ay sumulat po ako sa inyo upang ibahagi sa mga libo-libo mong listeners ng Papa Dudut Stories ang aking kwento ng pag-ibig. Dear Papa Dudut, iba kasi siguro ang feeling kapag napakinggan kong binabasa mo ang kwento ko. Kaya naman nagbaka sakali akong magpadala ng sulat ko sa inyo at inyong mabasa. Marami nagsasabi na pampelikula daw kasi ang storya ko, na hindi mo akalain ang mangyayari sa totoong buhay. Pero lahat ng ito ay totoong nangyari sa akin at sa mga taong malalapit sa akin. Papadudod, ako po si Eliana Loris, pero tawagin mo na lamang ako bilang Eliana. 26 years old at isang corporate professional na nagtatrabaho sa isang kilalang international bank. Meron akong longtime boyfriend, si Martin, na 2 taon ang tanda sa akin. Isang tennis player at instructor. High school pa lamang kami ay magkakilala na kami ni Martin. Nagsimula kami noon bilang magkaibigan hanggang sa noong 4th year na kami sa high school ay nanligaw siya sa akin. 3 months later ay sinagot ko siya at naging boyfriend ko na nga siya, Papa Dudut. Masasabi ko naman na isang mabuting boyfriend si Martin. Almost perfect na nga, Papa Dudut. Masayang masaya kami sa isa't isa noon. Hindi ko namamalayan noon ang pagtatapos ko sa college pati ang master's ko dahil kay Martin. Noong 22 years old ako ay finally ay nagpropose siya sa akin ng kasal na siya ko namang tinanggap, Papa Dudut. Mabilis lang ang naging preparation until the wedding has set. Akala ng marami ay magiging masaya ang pagsasama namin ni Martin. Ngunit pagdating mismo ng araw ng kasal, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Sa procession pa lamang ay napansin ko nang parang hindi na mapakali si Martin. At nang pareho na kaming nasa harapan ng altar ay napansin ko na tila kinakabahan siya. Hindi ko yun pinansin sa pag-aakalang normal lamang yon. Ngunit sa paglipas ng mga minuto ay parang nagiging absent-minded na siya at hindi na siya mapakali. Martin, do you take Eliana, her present, to be your lawful wife according to the rites of the Holy Mother, the Church? Tanong sa kanya ng pare. Napalingon ako sa aking groom at napansin ko sa kanyang namumutla na siya. Kaya para maibsan ang kanyang kaba ay lalo kong hinawakan ang kanyang mga kamay. Ngunit si Martin ay parang hesitant sumagot nung una. Hanggang sa ilang segundo ang lumipas ay nag-yes I do na rin po ito. Do you give yourself to her as her husband? Muling nautal na pagsagot si Martin. Yes, I do. Do you accept her as your lawful wife? Hindi nagsalita si Martin. Lahat ng nasa simbahan, lalo na ang pare at ako ay naghihintay ng kanyang sagot pero walang sinagot ng aking groom. Martin, do you accept Eliana as your lawful wife? Ulit sa kanya ng pare. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut ay nilingon niya ako at diretsyang sinabing, I'm sorry. Lahat ng nasa simbahan ay nagulat lalo na ako na bride niya. Martin, anong problema? Naguguluhan kong tanong sa kanya. I can't be with you. I'm sorry. Nahihiya pero buong desisyong sinabi ni Martin. Sa puntong yon ay alam ko na ang kanyang ibig sabihin. Hindi ko na noon mapigilang umiyak, Papa Dudut. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Mahal na mahal kita, ang sabi ko sa kanya. Pero hindi nakinig sa akin si Martin. At sa halip ay hinulog niya ang pasabog na katotohanan sa aking harapan. Patawarin mo ako, Eliana. Pero hindi pa ako handang magpakasal. Aniya. Pagkatapos ay mabilis itong nag-walk out habang ako naman ay naiwang mag-isa sa harapan ng altar. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa sobrang kahihiyan. Papa Dudut, hindi ko akalain na mangyayari yon sa buhay ko. Ang iwanan sa altar ng lalaking minahal mo. Halos gulat na gulat ang lahat matapos
mag-back out si Martin sa araw mismo ng aking kasal. Masyado akong nasaktan noon dahil nga sa mahal ko si Martin. Bukod sa malaking kahihiyan yon para sa akin, pagkatapos ng kasal na yon ay wala akong ginawa kung hindi ang mag-iiyak. Nang mga panahon na yon ay gusto kong magpakamatay, pero bantay sarado sa akin ang pamilya ko. Ninais ko pa nga noong kumprontahin si Martin pero hindi na siya nagpakita pa sa akin at sa pamilya niya simula ng pangyayaring yon. Samantala patuloy pa rin ako na umaasa noon na babalikan ako ni Martin at magpapakasal kami pero hindi na niya ako binalikan pa. Dahil doon ay unti-unti ko nang tinanggap sa sarili ko na wala na talagang pag-asa pang magkabalikan kami ni Martin. Papa Dudut, tinanggal ko na ang anumang bagay o alaala na magpapaalala sa akin kay Martin. Pilit kong kinalimutan ang lahat. Nag-focus ako sa pagpapaunlad sa aking career. With all the hard work and excellence ay na-promote kagad ako sa pinakamataas na posisyon sa aming department. Nag-focus din ako sa leisure tulad ng arts. My friends also introduced me sa iba't ibang mga sports tulad ng swimming at boxing. And with my dedication ay madali kong natutunan ang mga sports na yon. Kaya hindi katakataka na pagkalipas ng 2 taon ay nakapag-move on din ako. Samantala, ng mga panahon na bagsak ako, ay ang kapatid ni Martin na si Rob ang pala palagi kong kasama. Siya ang tumulong sa akin para makalimutan ko ang ex-fiance ko. Pero sa pagkawala ni Martin sa puso ko ay si Rob naman ang pumalit. Sa kabilang banda ay nararamdaman ko noon na mas faithful sa akin si Rob kaysa kay Martin. Kaya hindi ko maiwasang mahulog ang loob sa kanya. At yun nga, naging kami ni Rob. Masaya na ako ulit, this time sa piling naman ni Rob. Doon ko rin na-realize na hindi hamak na mas lamang si Rob kaysa sa bunso niyang kapatid. Kaya talagang minahal ko ng lobo si Rob. Sa kabilang banda, hobby na ni Rob at Martin ang tennis. At ang boyfriend ko ang nangumbinse sa akin na maglaro at magsanay sa tennis bilang bahagi ng aming libangan. Agad naman akong pumayag sa gusto ni Rob at nag-enroll ako sa isang tennis academy. I was excited on my first day at hindi ko akalain na kusang magbabalik ang mga kinalimutang mga alaala. "Heto ang unang araw mo sa pagtitennis. Are you excited?" tanong sa akin ni Rob habang hinahatid sa tennis training academy. "Kaya nga pinaghandaan ko ito eh. Kompleto lahat ng gamit ko sa tennis," natutuwa kong sabi. "Anyway, expect na sasakit ang mga muscles mo dahil first time mong sasabak sa tennis workout. Pag-inform sa akin ang aking boyfriend na bihasa na sa paglalaro ng tennis. O ano, baka malate ka na sa appointment mo sa tennis instructor mo. Sige, see you later. Mag-ingat sa iyo ang mga raketa ha," biro pa niya sa akin. Inalikan ko ang aking boyfriend bago siya umalis dahil papasok pa siya sa trabaho ng araw na yon. Samantala, agad naman akong pumunta sa reception desk kung saan ay kinausap ko ang babaeng receptionist. "Good morning din po. Schedule niyo din po ngayon?" tanong niya sa akin. "Yup, excited na nga ako eh, miss. Gusto ko nang sumabak agad sa tennis," ang sabi ko naman. Napangiti sa akin ng receptionist. "Naku, halata nga po ma'am. Ano pong name niyo ma'am?" "Eliana." "Damit ko na magiging instructor ko si Harvey," inform ko sa babae. "Harvey po as in Harvey Villegas?" tanong niya na may panghihinayang. "Naku po ma'am, may masama pong balita. Si Harvey po kasi inaksidente kahapon. Nasa orthopedic po siya. Nihanap ko na lang po kayo ng ibang instructor. Okay lang po ba sa inyo ma'am?" nahihiyang tanong niya sa akin. Dahil naman sa wala rin akong magagawa at sabik na akong mag-training ay pumayag na lamang ako sa gusto niya. "Eto po ma'am, lahat po ng instructor namin ay may tinuturuan ha, maliban sa isa. Doon ko na lang po kayo i-assign. Bali ang magiging instructor niyo po ay si Mr. Martin." Nagpantig ang aking tenga sa sinabing yon ng receptionist.
na walang excitement ko sa tennis dahil ang magtuturo sa akin ay walang iba kundi ang isang lalaking walang balls at nangiiwan ng bride sa altar. Tamang-tama, heto po pala si Martin. Pagkatapos noon ay tinawag niya ang ex ko. Agad namang lumapit si Martin sa babae at nanlaki ang mga mata niya nang malaman niyang ako ang kanyang tuturuan. I think I want a refund. Naiinis na sabi ko sa receptionist. Bakit naman? Halatang may pang-aasar na tanong sa akin ni Martin. Nagbago ng isip ko. Parang gusto ko na lang mag-basketball o di kaya ay mag-wrestling. Sagot ko naman sa damuhong lalaki. Natawa naman si Martin sa mga sinabi ko. Mukhang magkakaproblema ka dahil walang refund dito. Naiinis naman ako sa narinig ko. What? Hindi pwede yun. Hindi ako makakapayag na ibulalas ko. At this time, Papa Dudut, mula sa pagiging mapang-asar ay biglang naging sincere ang pananalita ni Martin sa akin. Tennis is one of the best workouts. Kung gusto mong gumanda at lumakas ang pangangatawan mo. Don't worry, magiging mabuti akong instructor sa'yo, ang sabi niya sa akin. Trying to convince me na ituloy ko na ang pagtitraining. Sa kabilang banda, Papa Dudut ay pumayag na rin ako na maging instructor si Martin dahil bukod sa sayang ang pera, kung aatras ako ay ilang taon na rin naman ang lumipas. Simula nung iwanan niya ako sa altar. And looks like he's a professional naman kaya agad na naming sinimula ng pagtitraining. Hindi ko ina-expect na magkukrus ang landas namin ni Martin. Pero at that time ay fully recovered na ako. Wala na akong nararamdaman na para sa ex-fiance ko. Kaya noong nagkita kami ay hindi na rin ako affected masyado. Yun nga lang gusto ko pa rin siyang iwasan hanggat maaari dahil ayoko na ng gulo. Sa itsura at sa kilos na ipinapakita at pinaparamdam sa akin ni Martin ay hindi pa siya nakakapag-move on sa mga nangyari. Mahirap na papadudot. Baka manumbalik ang mga masasamang alaala sa kanya. Ngunit isang araw habang hinihintay ang aking boyfriend sa coffee shop, ay dumating si Martin at umupo siya sa harapan ko. Nung una nahihiya ako makipagkwentuhan dahil nakagawian ko na na nag-uusap lamang kami tuwing training hours. Pero kapag tapos na talaga ang lahat. Walang kwentuhan. No strings attached. At yun nga medyo awkward ng eksena namin dahil wala talaga kaming kibuan. Kumbaga ay nagpapakiramdaman kami sa kung sino ang mauunang magsasalita. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Kumusta naman ang binti mo? Masakit pa rin ba? Tanong niya sa akin. Hindi na, nilagyan ko na ng pain reliever. Tipid kong sagot. Mag-isa ka lang ngayon? Usisa niya sa akin. Kanina pero since narito ka na, hindi na. Anyway, kailan ka pa uminom ng kape? Sa pagkakalam ko ay puro gatas ang iniinom mo. Sarkastiko kong sagot sa kanya. Kailan lang? Yun nga lang, simula nang uminom ako ng kape, naging nervyoso na ako katulad ngayon. Ang wika niya sa akin. Pagkatapos noon ay pansamantalang na naig muli ang katahimikan sa aming dalawa. Nagpapakiramdamang kaming dalawa. Hanggang sa hindi siya nakatiis at muling nagsalita. Patawarin mo ako kung iniwan kita dati sa altar noon, Eliana. Pinagsisihan ko na yon hanggang ngayon. Mahal kita pero ng mga panahon na yon, hindi pa ako handang magpakasal. Eh kung ganun pala, sana sinabi mo kaagad nang mas maaga. Sana pala sinabi mo sa akin na hindi ka pa handang magpakasal para hindi na ako napahiya noong araw na tinakbuhan mo ako. Nagmukha lang naman akong tanga noon, Martin. Minahal kita noon. Binigay sa iyo ang lahat ng klaseng pagmamahal pero ano? Iniwan mo lang ako basta-basta sa altar. Ang sabi ko sa kanya na may halong hinanakit. At that point, Papa Dudut, na realize ko na nandun pa rin ang galit at sakit na ginawa ni Martin sa puso ko. I'm sorry, Eliana. Nakikiusap ako. Makipagbalikan ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Pagtatapat niya sa akin.
Hindi na ako nagulat sa sinabing yon ni Martin dahil simula nang nagkita kami ay nararamdaman ko nang may pagtingin pa rin siya sa akin. Pero imposible nang maging kami dahil kay Rob na ako. Makikipagbalikan? Para ano? Para iwanan mo ulit ako sa altar at pagmukhang tanga sa araw ng kasal ko? One is enough. Martin, siguro eh hanggang dito na lang tayo. Huwag mo nang i-push pa ang isang pagkakamali dahil tinitiyak ko sa'yo. Wala ding mangyayari. Ang sabi ko sa kanya. Eliana, kung dati naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa'yo, this time hindi na. Matagal kong sinuri ang damdamin ko at mahal pa rin kita hanggang ngayon. At hindi lang basta pagmamahal because you drive me crazy all the time. Alam mo ba noong magkita ulit tayo dito sa sports complex? Ikaw nang naging laman ng puso't isipan ko. Alam mo bang hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo? Hindi rin ako makapagtrabaho ng maayos dahil nawawalan ako ng gana kapag hindi kita nakikita. Eliana, please magsimula ulit tayo. Pangungumbinse sa akin ni Martin. No, Martin. Ayaw ko nang makipagbalikan pa sa'yo. Ayaw ko nang masaktan. Tama nang madalas kong pagluha noon. Hindi mo ba alam kung gaano ako nasaktan nung iniwanan mo ako? Hindi ko kasi alam kung bakit mo ginawa yun sa akin. Walang araw at gabi akong hindi umiyak. Kasi umaasa ako noon na isang araw ay babalikan mo ako at pakakasalan muli. Pero ano, kahit kailan, hindi mo na ako binalikan pa. 2 taon mong ginawang miserable ang buhay ko. Ngayon naka-recover na ako, tigilan mo na ako. Makontento ka na sa ginawa mo sa akin dati, dagdag ko pa. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay nakita kong umiyak si Martin sa harapan ko. Bagamat nakaramdam din ako ng awa at kirot sa aking puso, ay pinigilan ko ang aking sarili na ipakita sa kanya ang true feelings ko. Hindi ba nasabi sa iyo ni Rob na may relasyon na kami? Alam kong boyfriend mo siya. Pero may pag-asa pa akong makuha kitang muli sa kanya. Nagbuntong hininga muna ako bago muling nagsalita, Papa Dudut. Hindi ako bagay na pwede mong kunin anytime. Mahal ko si Rob. At kahit kailan ay hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino, kahit para sa'yo. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay tumayo na ako sa aking kinakaupuan at umalis na sa coffee shop habang nananatiling nakaupo lamang si Martin at humihikbi. All that time ay si Rob na talaga ang sa tingin kong lalaking pakakasalan ko. Pero nang muling magtapat ng pag-ibig sa akin si Martin ay bigla akong naguluhan. Hindi ko maintindihan, Papa Dudut, pero parang bumalik ang nararamdaman ko sa kanya. Kahit na ilang beses kong itanggi ay si Martin ang namayani muli sa puso ko. Gumuho ulit ang nananahimik ko ng puso at isipan. Pakiramdam ko ay para akong nasa gitna ng pinag-uumpungang bato. Mahal na mahal ko si Rob pero hindi ko rin maitatanggi na nagbalik ang pagkagusto ko sa kanyang bunsong kapatid at ang aking ex-fiance. Papa Dudut, inakala ko noon na fully move on ako sa ginawa sa akin ng ex-fiance kong si Martin. Ang pag-iwan sa akin sa harap ng altar sa araw mismo ng aming kasal pero hindi pa pala. Mahal ko pa rin pala siya pero ang problema, mahal ko din ang kapatid niya at present boyfriend ko na si Rob. Sinuri ko ang damdamin ko at tinimbang kung sino sa magkapatid ng pinakamahal ko. Pero lalo lamang akong naguluhan, Papa Dudut. Pero ang hindi ko alam ay nakakahalata na pala ang boyfriend ko tungkol doon. At hindi ko akalain na magpaparaya siya para sa akin at para sa kapatid niya. Eliana, napapansin ko kasi nitong mga nagdaang linggo na para kang palaging balisa. May problema ba? Tanong sa akin ni Rob isang araw habang hinahatid niya ako sa bahay. Wala. Huwag mo na akong alalahanin pa. Ayos lang ako, matamlay kong sagot sa kanya. Sandaling nanaig ang katahimikan sa aming dalawa ng boyfriend ko hanggang sa muli siyang nagtanong sa akin. Mahal mo pa ba ako? Napatingin ako kay Rob at nagsalita.
Bakit mo naman ha itanong yan? Eh syempre mahal kita. Malungkot na sabi ko. Pero parang hindi kumbinsido si Rob sa mga sinabi ko. Napapansin ko kasi na parang lumalamig ka na sa akin. Tatanggapin ko naman ang bukal sa kalooban ko kung naguguluhan ka pa rin sa nararamdaman mo para sa aming magkapatid. Bigla na lamang niyang sinabi, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko akalain na masasabi ni Rob yon sa akin. Nahalata niyang may nararamdaman pa akong pagmamahal sa kanyang kapatid. Pero aaminin ko na noong mga panahong yon ay gulong-gulo talaga ang isipan ko. Hindi ko alam kung sino kina Rob at Martin ang pipiliin ko. Rob, nakaraan ko na si Martin. Ayaw ko nang alalahanin pa yon. Ang sabi ko na lamang, habang denying sa totoo kong nararamdaman. Nararamdaman ko na mahal mo pa rin si Martin hanggang sa ngayon. Nasasabi ko ang mga ito kasi napapansin ko ang kakaiba at sigla mo kapag kasama mo siya. Nung makita ko kayo ni Martin sa sports complex, masayang masaya kayo sa isa't isa. Para ba kayong inseparable? Nanibago ako kasi ngayon ko lang nakita na ganon ka kasigla simula nang iwanan ka sa altar ng kapatid ko 2 years ago. At saka iba na rin ang closest ninyong dalawa. Pero don't worry, Eliana. Hindi ako nagsiselos. Ayos lang ako. Naiintindihan ko naman ang lahat. Unang dumating si Martin sa buhay mo. Kaya naman normal lang na muling manumbalik ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Napatingin lamang ako kay Rob, Papa Dudut. Feeling guilty dahil alam kong nasasaktan si Rob sa katotohanan pero kailangan niyang tanggapin alang-alang sa akin. Pasensya ka na kung nasasabi ko ang mga ito. Sinasabi ko lang kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ako manhid at alam kong si Martin pa rin ang nasa puso mo hanggang ngayon. Pagpapatuloy pa ni Rob. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay umamin ako. Oo Rob, inaamin ko. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko sa inyong dalawa. Mahal kita pero mahal ko din ang kapatid mo. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang pipiliin ko. Suriin mo mabuti ang nararamdaman mo para sa amin ni Martin. Pag-isipan mo mabuti. Huwag kang magpadalos-dalos, Eliana. Binibigyan kita ng mahabang panahon para pumili kung sino sa amin dalawa ni Martin ang mamahalin mo. Basta, heto ang palagi mong tatandaan. Handa akong maghintay sa'yo at handa rin ako magparaya. Sa ngayon ay cool off muna tayo pero handa akong makipagbalikan sa'yo kung pipiliin mo pa rin ako sa huli. Basta Eliana, kung saan ka maligaya, dun ako susuportahan kita, ang sabi pa ni Rob sa akin. Papa Dudut, pagkaraang marinig ko yon kay Rob ay hindi ko napigilan ang umiyak. Habang siya naman ay halatang halata na pinipigilan niyang lumuha para ipakita sa akin na matatag siya. Hindi ko akalain na gagawin yon ni Rob alang-alang sa akin at sa bunso niyang kapatid. Pero wala akong magawa kundi ang tanggapin na lamang yon. Samantala pagkatapos noon ay nagtapat muli ng pag-ibig sa akin si Martin. At that time, Papa Dudut, ay gulong-gulo ang isipan ko noon pero somewhat ay nakagawa ako ng desisyon. At yon ay sagutin ang kanyang pagmamahal. Sa madaling salita ay nagkabalikan kami ni Martin at doon ay inaya ulit niya akong magpakasal na siya ko rin namang tinanggap. Pero Papa Dudut, inaamin ko. Hindi na ako masaya sa piling ni Martin at hindi ko pa rin kasi maalis si Rob sa isipan ko. Samantala, hindi nagtagal ay napagpasyahan namin na magpakasal. Nung una talaga ay medyo nag-aalinlangan pa ako. Pero dahil na rin sa pakiusap ni Rob at mga kamag-anak nila ay napapayag nila ko. Agad na hinanda ang kasal at mismong si Rob ang gumastos mula sa wedding gown ko hanggang sa mga damit ng mga bisita. Kaya dahil na rin sa hiya kay Rob kaya pinikit ko na lamang ang aking mga mata at nagpretend na gustong gusto ko nang maikasal kay Martin. Sa kabilang banda habang nasa panahian ay nagsukat ako ng gown habang nasa kabilang kwarto naman si Rob at Martin. Ang hindi nila alam
ay naririnig ko ang kanilang usapan mula sa kwarto kung saan ako nagfi-fitting. Buo na ba talaga ang desisyon mo? Wala nang atrasan ito, Martin. Narinig kong sabi ni Rob sa kanyang kapatid. Oo kuya, buo na ang desisyon ko. Handa ko nang pakasalan si Eliana at handa na ako sa magiging responsibilidad ko bilang asawa, ang sabi pa ni Martin. Good, anyway, ingatan mo at mahalin mo si Eliana ha. Alam kong magiging mabuti siyang asawa sa iyo, ang bilin sa kanya ni Rob. Kuya, sorry. Maya-maya'y narinig kong sabi ni Martin sa kanyang kapatid. Sorry kasi nararamdaman ko na mahal mo pa rin ang fiancé ko hanggang ngayon. Tol, wala na sa akin yun. Masaya na akong makita ko kayong dalawa na masaya. Kayo talaga ni Eliana ang nakatakda para sa isa't isa. Basta heto ang tatandaan mo, Martin. Nasa inyo ang suporta ko. Narinig kong sabi ni Rob kay Martin, pero papadudot ramdam ko pa rin ang kirot sa boses niya. Salamat Kuya Rob. Hindi bali, makakahanap ka rin ng babae na magmamahal sa iyo. Nga pala kuya, talaga bang tuloy na ang pag-aaral mo sa London? Sumagot naman kaagad si Rob. Oo Martin, kailangan ko mag-aral ng PhD para sa profesyon ko. At saka sayang naman ang scholarship ko. Kaso kuya, aalis ka sa araw ng kasal ko. Nang marinig ko yon ay nakaramdam ako ng sobrang lungkot. Mas pipiliin ni Rob na magpakalayo-layo para sa amin ang kapatid niya. Huwag kang mag-alala tol. Kahit na wala ko sa kasal ninyo ni Eliana, naroroon pa rin ang dalangin ko sa Diyos na maging masaya kayo. Yon ang huli kong narinig kay Rob noong araw na yon. Papadudot, nagpatuloy ang kalungkutan ko. Hindi ko pansin noon ang nalalapit naming kasal ni Martin dahil sa kaguluhan sa isipan at damdamin ko. Maraming nakapansin noon kabilang na si Martin at ginawa niyang lahat para pasayahin ako. Pero hindi pa rin umubra, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ko kay Martin, doon ko na na-realize kung sino sa magkapatid ang tunay kong mahal. That time, hindi na ako mapakali, Papa Dudut, habang naglalakad sa aisle kasama ang aking ama. Deja vu kung tutuusin, pero sa pagkakataong yon, ako naman ang kinakabahan. Parang anytime ay gusto kong tumakbo palabas ng simbahan. Pero nakita ko ang masasayang mukha ng mga bisita namin. Nakaramdam ako ng hiya. Ayaw kong masayang ang oras nila kaya nagpasya akong ituloy ang kasal namin ni Martin. Kaso, Papa Dudut. Sa pagdaan ng mga minuto ay patuloy ang aking kaba. Palaging pumapasok sa utak ko si Rob at hindi ko ma-imagine na hindi ko siya makikitang muli. Do you accept him as your lawful husband? Tanong ng pare sa akin habang nasa kalagitnaan ng seremonya. Hindi ako nakasagot at napansin niyo ng mga bisita at nagsimula akong makarinig ng mga usap-usapan. Ngumiti naman sa akin si Martin at mainit na hinawakan ang aking kamay para mawala ang aking kaba. Pero hindi na kaba ang aking nararamdaman noon, Papa Dudut, kundi katapangan. Do you accept Martin as your lawful husband? Tanong muli ng pare sa akin. Pero wala akong kaabog-abog na sumagot ng no. Lumakas ang usap-usapan sa simbahan maski si Martin ay nagulat sa aking sinabi. Anong ibig mong sabihin, Eliana? Nanginginig na boses ni Martin. I'm sorry, Martin, pero I can't be your wife. Pero bakit? Bakit, Eliana? He demanded an answer. I realize that I don't love you anymore. Patawad, pero si Rob na ang mahal ko. Pag-amin ko kay Martin. Pagkatapos noon ay tumakbo ko palabas ng simbahan habang iniwanan ko si Martin na hysterical na umiiyak. Tinatawag ang aking pangalan at pinakikiusapang bumalik sa kanya. Samantala, kahit naka-wedding gown ay agad akong pumara ng taxi para puntahan si Rob sa kanyang bahay. I tried to call and text him pero hindi siya nag-reply. Kaya wala akong choice kundi ang aminin na sa kanya via text na hindi natuloy ang kasal namin ni Martin. Pagdating ng taxi sa bahay ay natanaw kong nakatayo doon si Rob, halatang naghihintay sa akin. Agad akong lumabas ng taxi at patakbong nilapitan ng lalaking pinakamamahal ko. Then I kiss him. Sinuri kong mabuti ang nararamdaman ko.
at ikaw ang mahal ko, Rob. Hindi ang kapatid mo, pag-amin ko kay Rob. Pero paano ang kapatid ko? Agad naman akong sumagot. Maunawaan rin tayo ni Martin, Rob. Huwag ka munang umalis, nakikiusap ako. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Narinig kong bumuga ng hangin si Rob pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Okay, ipagpapaliban ko muna ang pag-alis para sa iyo. Aniya at pagkatapos ay isang nagbabagang halik ang kanyang ibinigay sa akin. Papa Dudut, hindi ko akalain na ganoon ang magiging katapusan namin ni Martin. Pagkatapos ng pag-iiwan ko sa kanya sa araw ng kasal namin ay sobra siyang na-depress at nagtangkang magpakamatay pero agad din siyang naagapan at nailigtas. Samantala ay sobra akong nakonsensya sa ginawa ko at humingi ako ng tawad kay Martin. Nung una hindi niya matanggap pero kinalaunan ay naintindihan din niya at pinatawad niya ako. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ako sa buhay, kapiling ang aking asawang si Rob. Matapos kong iwanan si Martin sa kasal namin noon, ay nagpakasal kami ni Rob sa Huwes. Ngayon, may isa na kaming anak at masasabing isang masayang pamilya kami ngayon. Sa kabilang banda, nakakagulat pero pumasok si Martin sa pagpapari. Hindi ko alam kung bakit ganon ang naging desisyon niya. Kaya hanggang ngayon ay nasa seminaryo siya at patuloy sa pag-aaral ng theology. Minsan nakausap ko siya at tinanong ko siya kung bakit siya pumasok sa seminaryo. Ang sabi niya lang sa akin ay mas nakaramdam siya ng kapayapaan sa paglilingkod sa Diyos kesa sa pag-aasawa. Ako naman, nagbuntong hininga na lamang at sinuportahan ko na lamang si Martin sa kanyang desisyon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko, at least na ibahagi ko rin ang storya ko sa inyong programa. Sana'y mapili po ninyo itong may upload sa YouTube channel ninyo. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Papa Dudut Stories. Ang inyong kaibigan, nagpapasalamat, Mrs. Eliana. Maraming salamat, Eliana, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut Stories. Masaya kaming marinig na maayos na at masaya ang inyong buhay kasama si Rob. At okay na rin ang naging desisyon ni Martin na pumasok na lamang sa pagpapari. Samantala, nakakalungkot na umabot pa kayo sa mismong seremonya ng kasal bago ninyo na-realize na hindi pa pala kayo handang magpakasal sa taong inakala ninyong mahal ninyo. Ang pagpapakasal ay ginagawa lamang ng dalawang taong nag-iibigan na handa na physically and emotionally sa mga mabigat na mga responsibilidad. Sa pag-walk out ninyo ay parang pambabastos na rin sa sakramentong itinatag ng ating poong may kapal. Hindi ito basta-basta itinatapon kung hindi ninyo nagusto. Hindi ako nagagalit sa inyo, Martin at Eliana. Pero kung hindi talaga kayo sigurado sa mga nararamdaman ninyo, sana ay magkaroon kayo ng lakas ng loob at hindi ninyo pinaabot pa sa mismong araw ng kasal ninyo. Kaya nga sa mga listeners natin ay huwag kayo magpapakasal kung hindi kayo handa. Kasi baka ikaw lang ang masakal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Stories, Papa Dudut.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.